guys. Good day. Welcome to my vlog. Ito uli. Umakyat na ko ito dito sa bukid. Pero dito na ako dumaan sa sapa. At saka ngayon, punta tayo doon sa irrigation na sabi ko. I-check na rin uli kapag kung marami ng harang doon na ano, mga tuyong daon. Dito ako dumaan sa may ano, sa may sapa kasi gusto kong i-check yung kung pumapasok pa yung tubig doon sa irrigation papunta sa ating talayan. Okay naman yung irrigation natin. Hindi pa naman doon naman nasira ng ano, ng tubig. Napasok pa rin doon sa ating talayan. Minsan ininisan din natin kasi bali natin ininisan at saka madaming yung dumi. Minsan yung tubig umaapaw. Irrigation natin. Wala pa naman maraming harang na daon. Kaya tuloy-tuloy yung pasok ng tubig doon sa ating talayan. I-check lang natin baka pag pagkasinap pa mo yan. Dito dadaan yung aapaw yung tubig. Hindi na kapasok yung tubig doon sa talayan natin. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa ating palayan, pupunta, titingin muna tayo dito sa mga sagingan. Kasi minsan, yung mga kalabaw na pumapasok dito, yan o, sira na nga ng kalabaw. Kasi kapag walang tao dito, yung ibang magsasaka, nilagay nila yung kalabaw nila dyan kasi sira yung panganim natin. Yan mga kanayon, no? May nakita tayong puso. Total, umakyat na rin tayo dito sa bukid. Kaya, kuha na rin tayo ng puso. Kasi, hindi naman natin yung iulam. Kahit pang tagalan natin sa bangus. Kung ako ng ano, ng paningit. Ito okay na to, kahit maliit. Pero, pahanap pa tayo doon. Sigurado akong mayroon pa yun doon sa taas. Yan mga kanayon. Yun sa taas, oh. Kaso, hindi pa yan pwede. Kasi, hindi pa lumalabas yung bunga niya. Kaya kapag ginawa natin yan, sayang. Yun o. Hindi pa pwede yan kukunin. Kanayon, tingnan nyo. Tingnan nyo. Sagay nyo, okay na to. Pwede na tong harvest. Yan o nga o. Kinain na nga ng ibon yata yung kumain.
Ito mga kanayon, kung puso isa. Ito ang saging. Hindi na to. Kasi nakalabas na yung bunga niya. Gagawa na tayo mga kanayon. Tingin pa tayo doon sa kabila. Doon kanayon oh, may isa doon. Pero kukunin natin doon pa yun pala oh, doon pa sa ano, sa looban. Pero tatayin natin na kukunin. Minsan, mga kanayon, pag pumapasok tayo dito na ganito na ano, hindi naman madami-dami mo. Minsan, nakakatakot kasi minsan baka may ahas. Yan mga kanayon, mahirap din mag-ningit ng ano ng puso ng saging. Kaya doon, nakuha tayong dalawa, kukunin natin. Okay na ito ko na yun, may tatlo na tayo na napusok ng saging. Ngayon, may nakuha apat na puso ng saging. Yan natin ikali para isa lang yung bibit-bitin natin. We'll be right back.
natin mga kanayan, no. Yan na, tinalitin natin. Isang bit-bit na lang. Kaya mga kanayan, iiwan muna natin dito yan. Kasi dito, may nakita ako na pwede nang kukunin na saging. Kaya, kukunin natin yun. Kasi sayang din. Kinakain na naman ng mga ibon. Kukunin natin yan. Sayang din yan, pang merienda din yan kung umaga o sa hapon. Mga kanayon, ito mataas yung saging na i-harvest natin. Kapag mag-harvest tayo ng saging, kailangan magputol, hindi tayong direct na puputol dito sa puno. Kasi kapag pinutol natin dito sa puno, tutumba yung saging at saka talagang pag natumba direct, masisira yung bunga ng saging. Magandang paraan na hindi masisira yung bunga ng saging, kailangan dito tayo sa medyo sa gitna tayo puputol. Sa ngayon mga kanayon, gagawa tayo ng ano, ng apakan dito sa baba. Kasi medyo doon tayo sa taas puputol para yung saging hindi mag-i-impact sa may lupa. Ngayon mga kanayon, puputulin na natin to. Unugin natin para matutumba dito yung saging. Kita nyo mga nayon, hindi siya masyadong umimpact sa lupa. Kaya medyo nag-crack nga, pero hindi naman nasira yung bunga ng saging. Kasi yung impact niya daan-daan. Tingnan nyo mga kanayon, oh. Yung saging, oh, walang sira. Kasi doon tayo tumutol sa medyo gitna. At saka ito, kailangan natin patulin ito sa puno para mamunga, para tutubo ulit yun sa mga gilid niya. Yun mga kanayon, yan yung paraan nung pag-harvest ng saging sa amin. Mga kanayon, ito na, umakyat na tayo dito sa may bukid. Yan yung palayan ko, naikot ko na yan. Ngayon, naikot ko na yan, okay naman, may mga tubig naman. Kaya, ngayon uuwi na tayo kasi kakuha na rin tayo ng saging at saka puso para pag-uwi natin doon umaya. Pwede natin yung merienda at saka yung puso, pwede na natin yun gawing ulam. Ngayon mga kanayon, medyo mainit na. Na-check na rin natin yung mga palayan. At saka nakuha na tayo ng saging. Kaya, uwi na tayo ngayon. Ito, papasanin ko to hanggang doon sa bahay. Ngayon ito, may nakuha na tayong saging. Dalawang saging na kuha natin ngayong araw. Ipapasanin natin ito. Uwi doon sa bahay. Kaya pasanin natin. Puputo tayo ng kahoy dito.
yung mga nayon, wala tayong mga tali. Dito, may dahon dito. Ito, tawag namin dito, bure. Matibay ito. Matibay itong gamitin na tatali. Kaya ito yung pang-tatali natin dyan, saging. Para mapasa natin, papuntang ano, pauwi. Nuble ko mga kanayon para mas putibay. Yung mga kanayon, ready na. Pasanin na natin. Pauwi doon sa bahay. Bigat din yung dala natin at saka malayo-layo pa yung uwian natin. Papahinga muna tayo kasi masakit din yung sa ating ano sugar dito eh. So bigat, papahinga muna tayo ng ilang minuto lang. Apat na ito natigil. Pero marapit na rin tayo sa baybay. Pero nakakapagod kasi sa kambigat yung dala natin. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. Karating na rin tayo sa bahay. Siguro, natigil tayo ng 6 na beses. Kasi mabigat yung dala natin. Ito na mga kanayon, nakarating na tayo sa bahay. Nakarating din tayo dito. Tingnan nyo yung pawis natin, tagatak, at saka yun, ito muna yung share ko na vlog sa inyo, at salamat sa video for watching, and please share my videos, and please subscribe to my channel, and see you to my next vlog.